guys! Welcome to the vlog! Ngayon, ang gagawin natin sa ating buriyong araw ay wait. Kamusta na pala kayo? Kamusta mga ka-quarantine ko dyan? Stay safe! Huwag nang lalabas! Sabi ko nga, huwag nang lalabas! Nang matapos ito at hindi na madagdagan pa ang mga araw natin dito sa mga bahay-bahay natin na buriyong-buriyo na tayo. Alam ko yon at alam nyo din yon. Ganyan yun. So ngayon, gagawin natin para matapos itong mga buriyong araw natin na to, no, gagawa tayo ng donut. Samahan niyo ko. First time kong gumawa ng donut sa tanang buhay ko, guys. First time ko itong magmamasa ng mga kung anik-anik dito na dough. May mga paganong-ganong pa. So, tignan natin yung mga muscles ko kung kayang pagmamasa na yan. So, umpisa na natin. Tara na! Let the base kick. So guys, mag-start na tayo, no? Sabi nga sa hula, mag-start na tayo. Ayan ang mga ingredients na gagamitin natin. At disclaimer, first time ko lang gagawa ng donut, kaya meaning hindi masyadong perfect ang ating pagkagawa. At ang whisk na yan, very very wrong yan. Huwag muna natin gagamitin yan. So start na tayo ng flour. Lalagay ko na lang dyan sa video yung mga sukat ng ginawa kong ingredients. So yan, flour. All pulverized flour. Medyo bulbulol ako. Pagpasensyahan nyo na. And then, next natin, ang yeast. Ayan, ang yeast. Ay, hindi pa pala yeast. Sugar muna daw. Nagpalit siya ng isip. Then, yeast. Yung yeast, lagyan natin sa gilid. Hindi kasi pwede pagsamahin yung salt at ang yeast. Kasi hindi siya mag-work well. So, ayan. Dapat maghiwalay sila dyan. Paano kayo ng boyfriend mo? Dati sweet kayo, ngayon hiwalay na kayo. So ayan, tinest ko pa yung milk kong warm, parang ngingot lang, no? So ilagay na natin yung milk. Fresh milk will do, evaporated milk will do. Kung anong nasa trip nyo, yun ang gawin nyo. So ayan, nalagay na natin na bonggang-bongga. At next natin dyan, hahaluin na natin ng whisk. Ang whisk ay very very wrong dyan. Talagang very very wrong dyan, aminado ako dyan. Dapat hindi ko yung ginamit, dahil in the end, tignan nyo ang mangyayari. Nandun na sa loob lahat ng harina. Nandun na, nakuha niya na lahat sa loob. So very very wrong yan. Papalitan ko yan mamaya ng spatula. So ayan, napag-isipan ko na palitan ko na nga. Yan. So lagyan muna natin ng butter para dire-diretso na, no? O, lagyan muna natin yung butter. Yan. O, diba? Ang ganda! Ganda talaga. So, next natin ang egg. Dalawang egg yan eh. Pagkakaalam ko, dalawang egg yan eh. Ayan, dalawang egg ang nilagay ko dyan. So, ayan. And next, tsaka natin, hahalukayin muna ng todo. Sige, go. Ayan. Change ko na yung whisk ko ng spatula para bonggang-bonggang mai. Halo ko siya ng todo. Ayan. So, next natin gagawin. Oh, next natin gagawin, mamasahin natin ng bonggang-bongga at ting! Oh, ayan na, masang-masa na siya, 'di ba? Nakabilog na siya. Sabi kasi sa hula, dapat bilugin daw pagka masang-masa na. Ayan. So, ilalagay na natin siya sa bowl. Ayan, bowl, hindi bowl, kundi bowl. Bowl daw dapat 'yan. So, and then lagyan natin siya ng pangmahirap na plastic. Ayan. So, i-cover natin siya ng bonggang-bongga. At leave lang natin na mga 30 minutes, sabi sa hula. Ayan. So, tignan natin ang ending niyan. Maya-maya, after 30 minutes, babalikan ko kayo. For now, gawa muna tayo ng fillings. Nothing more than fillings. O, ipainit na natin yung ating milk. Ayan. So, pag mainit na yan, may gagawin tayo ng bonggang-bongga. So, dito muna tayo sa ating filling. Lagyan natin ng 3 eggs. Ayan, 1, 2, 3. Pwede rin 2. Bahala na kayo. Pero parang feeling ko, dapat 2 lang ang ginawa ko dyan eh. Kasi naging very wrong ako dyan. So, sugar. 2 tablespoon ng sugar. And then, 1 tablespoon ng cornstarch. Ayan. So, i-whisk muna natin siya ng bonggang-bongga. Ayan. Sugar and egg ang i-whisk natin ng bonggang-bongga para matunaw yung sugar. Pagtunaw na yung sugar, ayan. Pagtunaw na yung sugar,
Uy, pag tunaw na yung sugar, lagay mo na, bilis. Ang haba na naman ng video natin. Pag tunaw yung sugar, lagay mo na yung cornstarch. Ayan! Yay! May cornstarch na. So, ikot-ikot ng bongga para hindi mag-lumps. Para hindi mag-buo-buo. Ikot mo lang ng bonggang-bongga yan, ha? Walang hihinto. Ikot-ikot lang ng ikot-ikot lang. So, after nyan, lagyan na natin yung pinainit nating milk ng unti-unti. Huwag agad ibubuhos ng bonggang-bongga. Huwag excited, ha? O yan, ikot-ikot lang, halo-halo lang ng bonggang-bongga hanggang maubos yung milk na hawak-hawak nyo. So guys, tapos na yan. Ang next natin, lulutuin na natin. Pag ganyan na ang consistency niyan, ibig sabihin luto na ang fillings nyo. So mabalik tayo sa dough. Ayan, ting! Ang dough natin ay umalsa ng bonggang-bongga at very very wrong yan in the end. So dapat yan 30 minutes lang kung konti lang naman ang gagawin yung donut. Next natin, imamasa natin ang bonggang-bongga yan para matanggal ang super daming hangin na pag-alsa ng dough kanina. So, ayan. Mahirap magmasa, guys. Kung meron kayong tiyaga dyan, so mag-e-enjoy kayo. So, next natin gagawin, ayan, huhulmahin na natin ang donut. Ang ginamit ko ay ang aming tasa. Ano ba yung tawag dyan? Platito? Basta, ayan na yon. Pang mahirap lang dahil wala naman akong mga gamit pa, no? Dahil hindi ko forte itong mga gagawa ng mga tinapay-tinapay na to. So, trinay ko lang talaga para first time at least nakatry ako sa aking life. Ayan. So, ayan. Nakabilog na tayo. Ayan. Nagtry din ako magmasa ng bonggang-bongga. Ayan. So, sobrang hirap pala talaga. At kudos at salut sa mga panadero talaga. Ang galing nyo. Ang galing nyo talaga. Ang hirap pala talagang magmasa, no? At least I try ko sa aking life na magmasa ng dough at maggawa ng mga tinatinapay. Ayan. Masarap din mag-try din minsan. At least, hindi ka mukhang ulaga. Diba? At least, na-try mo. Diba? So, ayan. Mabalik tayo. Balik na tayo. Pampahaba ka ng video eh. O, yan. So, okay na. Yan. Trinay ko. Mag-video daw ako kunyari na ginagawa ko yan ng bonggang-bongga. So, yan na nga. Balik tayo sa video. Pampatagal ka talaga eh. Sa try lang ako nagmasa niyan, guys. Kaya super talagang hirap. So, ayan na nga, guys. Oh. Prinito na natin ang donut. Sabi kasi sa hula, dapat iprito daw yung donut ng bonggang-bongga at ng maluto ng bonggang-bongga. At tignan natin ang outcome niya pagkaluto, kung anong lasa at kung anong ating magiging cut sa ating ginawa ng bonggang-bongga. Babalikan ko kayo! Ting! Yan ang ating finished product na donut! So, ang gagawin natin ngayon ay lalagyan na, iko-coating natin siya ng sugar, but it's not like simple sugar lang. Ginawa ko yung sugar na yan para maging confectionism sugar. Ewan ko, basta yon. Yan ang gagamitin natin sugar. So, gusto nyo malaman kung paano ko ginawa yung sugar icing or confectioner sugar. Ewan ko kung anong tawag doon. Malalaman nyo yan. Sa, kung gusto nyo malaman, comment down below na lang, ha? So, ayan, ginawa ko. Kinote ko na yung mga donut ko. And mamaya ang ating thoughts kung anong masasabi ko sa ginawa kong donut for the first time. So, ayan. Parang ang feeling ko, parang naging butchi ang ginawa kong donut na yan. Eh. So, ayan. Pero, syempre, love your own. So, enjoy lang. At least, na-try mo sa life mo na maggawa ng donut. Diba? Bago man tayo tumanda ng bonggang-bongga, at least nakapag-try tayo ng hindi pa natin na-try sa ating life. At sobrang thankful ako sa quarantine na to dahil marami ako natututunan na pagluluto na hindi ko pa nagawa sa tanang buhay ko, at least first time nagagawa ko. Yan. So, nakukote na natin ang bonggang-bongga lahat. Ayan. Mga disclaimer dyan, hindi tayo perfect. First time natin gumawa. But still, I'm proud of myself. Kasi na-try ko tong gawin na walang, talagang zero knowledge ako dito sa ginawa ko na to. So, medyo nagtanong-tanong ako sa mga friends kung paano gawin. At, nagawa ko naman pero hindi nga lang perfect. But still, I'm so proud of myself. So, yeah. So, this is our donut. Ayan, iba-ibang klaseng donut. May donut na pinaghirapang hulmahin. May donut na pinagkatamarang hulmahin. Ayan ang ating finished product. Oh, diba? Bonggang-bongga first try! Not perfect, but I'm proud! So,
pwede nyo rin itry yan guys habang naka-ECQ tayo. At least yung buryong araw nyo ay may silbi dahil meron kayong natututunan na kahit pagluluto or kahit anything na hindi nyo pa na-try sa life nyo, gawin nyo para at least meron kayong na-achieve habang buhay, habang may buhay tayo, diba? Enjoy life, enjoy everything, and be grateful always. Ayan nga, so stay safe. So, eto na ating thought. Hi guys! Welcome to the vlog! Kamusta ang ating mga ka-quarantine girls, boys, bakla tong boys dyan sa buong mundo. Hope you're okay, doing fine, safe lagi, at laging buhugas ng kamay. So, ang vlog natin ngayon ay ibablog natin yung donut na ginawa namin kagabi. So, eto siya. Yan ang donut na ginawa namin kagabi. Kumuluntoy na kaapon ang ganda-ganda nito. So, hindi pala siya madaling gawin, no? Kasi first time lang din namin gumawa nitong donut. So, hindi pala siya madaling gawin. Sa pagmamasa pa lang is, bonggang-bonggang, muscles ang labanan nito. So, ito yung nagawa kong donut. Ayan. Pero mas feeling ko, mas gusto ko itong pabilog kesa yung sapa. Sa yung walang butas. Kasi tingnan yung walang butas. Ting! Diba parang ano, walang kwenta yung walang butas. Tapos wala siyang laman sa loob. Ewan ko kung bakit wala laman sa loob yung walang butas. Ito namang may butas, punong-puno ng laman sa loob. Ewan ko kung, ha? Sabi ng kaibigan ko, sobra daw sa ano, sa alsa. Sobra ng tubo. Guys, yung nilagyan kong feeling sa loob na babarian. So, na-achieve ko naman yung babarian na feeling. Kaso, yun nga, hindi ako nasiyahan, hindi ako nag-enjoy sa ginawa kong walang butas. Kasi nga, wala nga masyadong laman sa loob, ampaw siya sa loob. Hindi ko alam kung bakit. O, nasobrahan daw sa ano, sa tubo, sa alsa. Kasi parang 2 hours yata yung ginawa ko pang paalsa dito dahil napanood ko sa YouTube. 2 hours yung nilagay niya, ano, yung nilagay niya na para paalsahin to. So, yun ang ginaya ko. Sino bang mali ako yung YouTube na napanood ko. Pero yung ano naman niya, yung pinaka soft naman siya, okay naman yung pagkakaano ng tinapay, ng bread, ng donut, ng dough. Kaso yun nga lang, ampaw siya sa loob. Wala siya talaga naman sa loob. Pero, kung i-rate ko yung gawa ko, siguro nasa mga 80%. Ano? Ilan percent? Ano na? 3% lang daw sabi ni Monty. Kaagot daw walang support. Pero siyempre diba, at least nakagawa ko kahit pa paano. Naka-enjoy gumawa ka, so masakit nga na sa muscles yung mga pagmasa-masa. Masakit sa kamay kasi hindi ka naman sanay magmasa. Pero sa time mo magmasa-masa ng ganito, ganito palagang gumagawa ng tinapay, no? Ang hirap pala. Kaya shout out niya sa mga panadero. Ang galing nyo palang kumuha na talaga ng tinapay dahil di ko kaya. So, next naman natin gagawin yan ay try natin magbe-bake ng cake. Mga first time natin gagawin yan na hindi pa natin na-try sa ating tanang buhay. Yan. So, gagawin natin yan sa susunod na vlog. So guys, that's it our vlog for today. Salamat sa pagsama. Hope you enjoy watching our videos and keep on subscribing to my channel, Baleng's Hub. Hit the notification bell para updated din kayo sa mga videos na ginagawa ko. Stay safe, stay at home, keep safe, and be grateful always. Bye! Thank you!